So, good morning guys! So, pagkatapos nating maglinis ng sala at kusina, ito naman ang ating isusunod. Ang maglinis ng cage ni Lexi. Say hello Lexi, baby! Hello! Eh, ito pala ay Preggy. So, kailangan naka-cage siya kasi tatalon-talon siya eh. Ito, susunod yung video ko sa inyo yung tsura ng tiyan niya. Mag-gloves tayo guys ha, for protection, kasi pag may mga open wounds tayo, possible na ma-infect siya kasi syempre, ihi ito. Ihi lang naman to guys, kasi yung pupo niya, dinadakot ko agad para hindi mamaho. Ihi lang to kaninang umaga. Kasi kagabi, bago ako tumulog, nilinis ko to eh. Ayan. So, kailangan araw-araw nyo lilinisin. Maya't maya. Twice a day, yung kulungan ng aso nyo para hindi kayo mamaho. Kasi kapag hindi niya nilinis, talagang mamamaho kayo. Mabaho talaga ang ihi ng aso. Ito mo nang iihibi ha, saglit lang. Nililinis ko pa. May poop tray naman siya guys, kaya lang, hindi ko hinahayaan na nanatili dito yung ihi at pupo niya. Para hindi kami mamaho. Mamamaho kami. Siyempre, nasa kwarto to. Pag hindi ko to nilinis, eh di buong kwarto namin yung mabaho. So, ayan. Linis-linis tayo. Alam nyo guys, kaya namamaho yung mga aso. Yung ibang aso. So, di ba may potty tray. May potty tray, di ba? Yung tungtungan, yung kulay blue. May potty tray. So, naiipon dun yung ihi. Nababasa yun, di ba? Naiipon dun yung ihi. Nahihig anong aso ko. So, ang ginagawa ko dito, guys, nilalagyan ko siya sa kulungan ng basahan na ihian. Para hindi niya hihigan yung sarili niyang ihi. At saka ito, guys, ito wala tong potty tray, eh. Maliliit kasi yung ano niya, yung bakal ng cage niya. Maliliit yung pagitan. So, kapag humiga yung aso, comfortable pa rin siya. At saka hindi siya sasaya dun sa ilalim, dun sa may ihi sa poop tray. Iba yung potty tray sa poop tray. Ang poop tray, yung nasa ilalim ng kulungan, guys. Ang potty tray, yung iniihian nila. Meron ako dito, kaya lang hindi ko pinagagamit sa kanila kasi ang bilis mapuno ng ihi. May akong lilinisin. So, ang ginagawa ko, pinapatungan ko na lang siya ng basahan para dun siya iihi sa basahan. So, hindi kakapit dun sa semento yung ihi kasi may potty tray. Nandun lang siya sa basahan. So, tatanggalin ko siya kapag hapon na, lalabahan ko siya, papalitan ko siya ng bago. Ganun ang ginagawa ko. Para hindi siya namamaho, guys. Tsaka hindi naman kung saan umiihi yung aso ko. Yung si Rosie, kahit sabihin yung nakatali yun, mayroong potty tray dito sa may pintuan ng kusina namin na may basahan. Doon siya umiihi. So, ayan. Oh, di ba malinis na? Tsaka lagi niyong aalsin yung pupo niya para hindi siya namamaho. Kasi pag hinayaan niya yung pupo niya na nandiyan dyan sa kulungan, mahihigan niya yun. Kakapit sa balahibo niya yung baho, yung pupo. Eh, hindi naman siya pwedeng liguan kasi nga preggy siya. Pwede itong liguan kapag 50 days na, ganun. Kapag 6 weeks ata, yung tiyan niya. Kasi possible daw na ma-stress dahil sa blower. So, sinusunod ko rin naman kasi papara din naman sa kanya yun. Ito yung tubig niya. Diba sabi ko sa inyo guys, nakakaubos siya ng 1 liter a day na tubig. Kaya malimit siyang umihi. So, malimit ko rin linisin yung kulungan niya. Pag nakita kong madami na yung ihi, nililinis ko na kasi umaamoy. Umaamoy talaga siya guys. Sa totoo lang. At saka yung mga... mag-share ako sa inyo ng care tips para sa dogs nyo. Kung gusto nyo na tumagal yung buhay ng aso nyo, huwag nyong pahakainin ng mga pagkain na maaalat, guys, yung may timpla. Kasi,
Meron akong aso na mahilig siyang kumain ng may timplang pagkain, si Tucci. Kung naano nyo sa mga previous videos, may pictures na senior ni Dagard dati, yung ginagala niya. Ikinagala na, winawak naman namin siya, pinapaihi naman namin siya sa labas, umiihi naman siya sa kulungan. Ang problema guys, hindi siya kumakain ng pagkain na walang lasa. Nasanay ata siya kasi bigay lang yun sa akin eh. Nasanay ata siya dun sa dati niyang owner na ganun yung pagkain niya, yung may lasa. So, nagkasakit siya sa bato, guys. Guys, dapat alam niyo yung mga vital statistics ng aso niyo. So, ang dog breed ng aso ko is companion dog kasi shih tzu siya. Dapat alam niyo yung kung hanggang anong taas lang nila, yung height nila. So, dapat yung mga shih tzu, mga 9 to 10 inches tall lang mula shoulder siya. Ang weight niya dapat 9 to 16 pounds lang or hanggang 8 kilos lang siya. Ang lifespan niya, guys, dapat 10 to 16 years. So, dapat ito, titingnan nyo to kasi pag nag-overweight yung aso nyo, pwede nyo mag-cause ng... So, kaya nagkakaroon ng overweight kasi masyado natin sila pinapakain. Tsaka pag overweight ang aso, prone sila sa stroke, sa heat stroke. So, dapat binabantayan natin yung kanilang timbang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat hindi nyo pinapakain ng maalat na pagkain o may lasang pagkain ng dogs nyo kasi dito pumapasok yung pagkakasakit nila sa bato. So, ito naman, ito ipapakita ko naman sa inyo, mga recommended schedule for dog vaccination. So, dito makikita nyo may mga deworming. So, 2 weeks old pa lang yung aso nyo, kailangan dine-deworm nyo na siya. Kasi, may possible na may bulati na sila. So, 4 weeks, tapos yung ika-6 weeks nila, yung 5-in-1 vaccine. So, sa 5-in-1 vaccine, may anti-parvo, anti-distemper. Marami kayo doon makikita. Yan naman ay mura lang sa vet. May vet card na rin kasama. So, sigurado kayo na hindi mapapahamak yung dogs nyo kapag ganito. Kasi may meron doktor na nag... Yan. Pag ganyan, makikita nyo pati yung dosage na ituturok sa aso nyo para hindi sila ma-overdose at pwede pa nilang maging cause ng kamatayan yon. So, 13 weeks old, pwede na natin silang pavaksina ng anti-rabies para in case na sila'y makakagat, wala silang rabies. So, keep that in mind guys dahil ang aso na nakakagat tapos hindi mo pinaturukan ay may fine na 10,000 pesos ayon sa batas. So, kailangan maging responsible pet owner tayo at ito lang naman ay guide para sa pagpapaturok nyo at pagpapadiwa. Ito, para sa 5-in-1 vaccine, may iwasan nyo siya para hindi siya magkaparbo yung aso nyo. Yung pumupups ng dugo tapos malansa. Yun, nakakamatay kasi yun sa aso. Ito naman guys ay guide lang, hindi naman ako veterinarian para ano, pero ito ay nirecommend sa amin ng veterinarian ng aking mga dogs. Kaya, hope you'll understand na kailangan natin to para sa ating mga aso kasi masakit mawala ng alaga talaga. So, that's all for today. Thank you!